Nakareceive ka ba ng damaged item from Shopee? Or kulang ba yung iyong nareceive na item? Mali ba yung size na nareceive mo from the size na inorder mo sa Shopee seller na yan? So, ayan yung isa sa mga usually na nangyayari sa ating mga Shopee customers. So, tuturuan ko kayo guys kung paano nyo maire-report para maibalik sa inyo yung inyong ibinayad or magawa ng action ng seller yung nangyaring problema. Before natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please do like and subscribe. And pwede mo na ring i-hit ang notification bell para ma-update ka sa aking mga next videos. If ever naman po na meron ka maging mga katanungan, i-comment mo lang po yun sa baba at agad ko po yung sasagutin. So, umpisahan na nga po natin. Punta po tayo sa ating transactions. So, ever na-receive mo ngayon agad-agad yung item, i-click mo yung to receive if ever hindi mo pa siya na-rate. So, ayan guys. Same process din po kung na-rate mo na siya, punta ka dun sa rate. And then, i-click mo yung order na gusto mong i-complain. So, limbawa ito, nag-order ako dito. Ito yung aking order. In order na item. So, punta lang po tayo sa kanyang Shopee store. Ito po. Select lang natin. I-click lang natin tong item na to. And makikita nyo ninyo dito sa baba, scroll down nyo lang, andito yung kanyang store. View shop nyo po. And then kapag na-view nyo na yung shop, click nyo yung tatlong guhit dito sa itaas. And then i-click nyo yung report this seller. So para makapag-report kayo kay seller, i-check nyo dito kung ano yung naging problema. So if ever naman wala dyan yung naging problema, pwede ninyo i-ditong i-type sa ibaba. So, click nyo others and then ilagay nyo yung reason nyo. So, halimbawa, damage item, i-type nyo lang po yan dyan or kulang yung item, ganyan. Kung ano man pong mga naging problema, i-type mo lang dyan. And then, dito naman sa ibaba, magsusupport kayo ng feature or video ng item na yun. So, kung halimbawa ang sira, videohan nyo or picturean nyo. And then, picturean nyo na rin po guys yung kanilang resibo or yung, yes, yung resibo na naka-attach doon sa parcel. So, ganun lang po siya guys. And then, i-click nyo lang po ang report. Ganun lang siya kadali guys. And then, antayin na lang po natin kung anong magiging confirmation or magiging action ng seller na yan. Ime-message po tayo ni Shopee. Abangan nyo lang po. May possibilities po pag ganyan ay maibabalik po yung inyong ibinayad. Pero sa item, depende po yun kung ipapabalik po or pero wala po tayong, ulitin ko po, wala po tayong responsibilidad sa pagpapaship dito. So, dapat po sila po yung gagawa ng paraan na makuha nila yung item at wala po tayong babayaran para po ibalik sa kanila yung item na na-deliver nila na may sira or may kulang. So, sila po dapat ang gastos nun, hindi po tayo. So, sana po nakatulong po ako sa inyo. And don't forget guys, kung meron man kayong nais itanong, i-comment nyo lang po yan sa baba. Maraming maraming salamat.